by request, Zage to ang gagamitin natin. At sininsure ko na siya kagabi. So kung nakafollow ko sa Facebook, nakita mo yung post ko. So si Bunso, R1M ulit ang gagamitin niya. So lalabas ulit yung click. Tapos Zage 2, alam ko naman may nakamiss kay Zage 2 kasi nagko-comment sila sa comment section ng YouTube natin. Pati sa Facebook din, mukhang mamiss nila yung si Paul, no. Matagal-tagal din din nagamit yung Zage 2. Spray natin ang Extreme 1 Chill Love. Pati ito syempre. So, gawa kaya ka tayo ng content, ang kasan, click hanggang Manila. Pwede kaya yun? Ano kayong experience natin doon, no? Welcome to the shop. Pahingi ulit ako ng helmet bag. Nakalimutan ko na naman sa kung nilagay. Nakatatlong helmet bag na ako. E di, yung isa nandun sa bahay eh. Nawala din eh. Nakadami na ako. Sa kaya napupunta yung mga helmet bag ko. Stretch muna tayo. Sarap ng launch control, no? Sakto launch kami lumabas. So may launch control tayo. Yung Ducati ko, meron ding launch control yun. Ang pangalan nun, DPL or Ducati Power Launch. Meron siyang tatlong modes. Hindi ko pa siya naitatry. Ito naman kasi yung masarap yung tunog eh. Compare naman sa ating Z1000, yung tunog nito mas mapino. Wala siyang plema sa dulo. Z1000, wild. Para kang bad boy dun. Ito naman, bad boy na nagbago na. Pero mas mabilis to. Ngayon pupunta tayo sa Manila. Meron tayong kaibigan doon na meron siyang gustong i-suggest na parang business sa akin. Di ba meron tayong TikTok, kaya lang di naman ako focus sa TikTok eh. Meron palang parang Shopee doon sa TikTok na habang nagpe-play ka ng video, related man doon sa tinda o hindi, pwede ka maglagay ng link doon sa baba ng video, and then pagka pindot nila yon, mare-redirect sila sa parang TikTok app na Shopee ba yon. Para ba, basta parang Shopee siya. Sabi ko dun sa kaibigan ko, hindi naman ako marunong sa ganyan. Hindi naman ako talagang business minded. And then in-invite nga niya ako pupunta dun sa office nila para turuan nila ako. Okay na? Walang over speed ah. Sige oh. Ano lang siya, hindi siya subscriber, guys. Yan. Salamat. Ano, ayos ba? Thank you, ha. Okay. Read, sir. Ah, sir. Alam mo, sikat ka na eh, Bunso. Akala nila anak kita. Bakit kasi Bunso yung tawag sa'yo? Hindi ko rin alam, Boss Red eh. Bakit? Sino nag... Tawag lang nila ako ganun, Boss Red eh. Sino nagtawag sa'yo ng Bunso? Sila lahat, Boss Red. Silang lahat? Okay lang, kahit mabasa yung loob. Kapote muna. Ganyan talaga. May dala naman akong medyas nandito sa tail bag natin. Ito yung sinasabi kong kapote, guys. Sobrang liwanag. Tapos itong tail bag ko, meron din siyang kapote. Waterproof naman yung aking cellphone. Oh, goods, di ba? Grabe, ang liwanag oh. Tama nga yung sinabi ng mga subscriber ko. Lakas nga ng ulan dito. Grabe. Tuyo-tuyo pa rin yung katawan ko. Yung hita lang ang basa. Solid ride na naman ginawa ko ngayon ah. Pero ang sarap ah. Yung ganito, ang babagal ng mga sasakyan. Relax lang yung takbo. Nasa Manila na kami. Hindi na ako nag-skyway kasi yung pupunta nating shop dito lang yun sa baba. Ang pangalan nga pala ng tindahan na pupuntahan natin is Motoben, no? So may dadaanan muna tayo bago tayo pumunta dun sa sinasabi kong TikTok. Narinig nyo ba yung supercharge? Pagka nagda-downship, doon lang talaga siya malakas eh. So, ang pangalan nung may-ari ay si Cedric Shi. Si Cedric Shi, siya yung kasama natin sa Malaysia noon. Girlfriend niya, yung kapatid ni Sir Mark Tan, ang may-ari ng 4S1M. Meron siyang bibigay na regalo sa akin. Lupit oh. Malalupit yung mga rider dito. Basic. So, ito na yung shop niya. Grabe, liwanag ko ah. Parang laki ng katawan ko ah. Yun oh. Harbor na namin yung plastic. Ayun oh. Thank you. Ingat. Salamat Sir Cedric Shi sa regalo.
Oo nga pala, pupunta tayo sa PMC muna ngayon. Tinatawag nila ako kasi nag-pause ako. Sabi ko nandito ako eh. Tapos meron pa tayong bagong Geely Carbon, no? Gusto kong makita personal. Sana bigyan nila ako, no? Ang galing, oh, tatlo gulong. Ito, Yamaha 3CT yata ito. Good, do? Yan, dapat ganyan, no? May mga humps kapagka may kanto. Yung iba dito kasi wala eh. May yellow box lang lagi. Delikado to eh, no? Ipasok mo siya ng patras para hindi ka mahirapan paglalabas tayo. Andiyan yung carbon ko? Carbon ko. Ay, nasa taas. Ha, talaga? Hindi, pwede na namin kunin yan. Wala siyang sinabi, pero feeling ko bibigay naman sa iyo. Oo. Wala na tayo next start. Hmm. Punta na kami doon sa sinasabi kong TikTok. Mamaya na kami babalik dito ulit. Nangiram muna ako ng gloves. Ayun, kasya. Nag-check engine yung motor ko. Gawa ng sobrang tagal na niya hindi nagagamit. Eh, no? Tinamo, umuulan pa pala. Grabe, pati yung gloves nga pala. Kakulay ng jacket ko. Sobrang nakakasilaw ako ngayon. Ha? Para akong caterpillar. Taas ng tubig. Oh. Maraming mga lumang building dito guys. No? Saka maraming product dito na mura. Dito mga nagbabagsak presyo. Uy! Lulupit na mga parking attendant dito. Sinusundo pa yung sasakyan ha. Kasi dito pahirapan ng parking. Tingnan nyo, oh, ganda naman nito oh. Arko ng mga Chinese oh. Ay, ang haba ng go-hit. Tsaka uso yung mga ganyan oh. Sila yung mga nagtatransport ng goods dito. Dahil siyempre mahirap nga yung parking eh. Naku, nalaglag pa yata yung motor. Or dyan siya nagpark. Mukhang na-disgrasya siya oh. Oo no. Guess yung pairings niya eh no. Ayun, 536. Pang 12th floor yung punta na guys. Ganda ng elevator nila oh. Ang daming floor oh. Uy. Uy. 12th floor. Uy. Bakit bumaba? Hi. Kaya Sir Alvin? Yes po. Okay. Muna sa labas eh. O ito, pamimigay ko ngayon guys. I-comment mo dyan yung correct answer sa iyo mapupunta to guys. Eto na eh, kinakabahan ako eh. Okay, so sabi ng boss ko, 600 viewers daw, pamimigay ko tong gloves. Pangalawang gloves na to, kanina may nanalo na ng Geely helmet. So ito yung napalanunan niya, no? May nanalo na ng gloves. So ito yung gloves natin. Dali ha, maguling buhok ko. Mahangin sa labas. Okay, so sa Sphinx naman, ano maganda dito bukod sa mahaba yung buhok ko? Nabili na sir, yung J1000 pa lang yung ano. Thank you. So yun guys, nakapag-live na tayo sa TikTok. First time natin mag-live sa TikTok, naging okay naman. At nakapag-check out pa yung iba nating mga subscriber. Maganda pala mag-live sa TikTok, makinis yung mukha. Sabi ni Alvin, dahil pala hindi tayo nagbayad ng ticket kasi bayad tong pinarkingan natin eh. 6,000 pala yung rent dito per month. So babalik kami sa PMC, pakita ko sa inyo yung carbon fiber na Geely helmet. Nice naman pala mag-vlog dito eh. Maliwanag lahat eh. Uy, tunnel dyan. Boss! Boss, nalaglag yung baso niya! Yung baso nalaglag doon sa may tunnel. Wala na lang mga tropa, bomba. Ang daming chewy na bomba dito. Mm-hmm.
Right guys, nandito tayo sa taas. Pakita ko sa inyo yung carbon fiber ng Geely helmet. So, dalawang klase yung carbon fiber ng Geely helmet. Isang gloss at isang matte. So, unahin natin yung matte. Guys, tingnan nyo yung box. Oh. So, yung design ng box nga pala niya is pa carbon fiber. Ayan, ganyan pa yung design. Ayan, sa gilid, sa ilalim. Ayan. So, dito sa box niya, guys, meron siyang sleeve na karton. Tingnan nyo. Meron siyang ganyan, oh. Ayan. Tapos, ito na yung box niya. Ganyan yung itsura, guys. Size. Ayan, yung model. Saka yung QR code. Ayan, yung box natin, guys. Yun. So, pagka-unbox mo ng carbon fiber na helmet, meron siyang helmet bag ka agad, guys. Pwede siyang sling bag. And then, pag binuksan mo, meron pa siyang dust bag. Dalawa yung bag niya. Oh, may dust bag siya. Okay, ito na. Pakita ko na sa inyo. Carbon fiber. Matte color. Sobrang gaan. Grabe. Taraan! Ayan na iso. Ganda, oh. So yung pagkaka-design niya sa carbon fiber, ganyan, dire-diretso siya. Paganyan, paganyan siya. Okay, oh. So naka-gold iridium lens kagad siya. Single visor lamang siya, guys. Tapos yung lock niya is double D-ring. Okay, sobrang gaya niya, guys. Model pala ng helmet ito is RRV1. Sa box niya, guys, may kasama siyang clear lens. Tapos may kasama siyang keychain and manual. So ayan, box naman natin yung gloss. Same, meron siyang sling bag, guys, and dust bag again. Yan, ito naman yung gloss, guys. Yan. 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 Grabe, ang ganda, tsaka ang gaan, sobra. So, yung design ng kanyang pagkakakarbon, bukod sa glossy siya, is ganyan siya. Ayan. Honeycomb, yung tawag dito. Pinapili nila ako, ito yung nagustuhan ko. Gloss para madaling linisin at shiny siya. Ayan, napaka-premium ng dating. Ang SRP nito, guys, is 13,500 lamang. Carbon fiber, sobrang solid, sobrang gaan, at pwedeng-pwedeng pang racetrack dahil dun sa kanyang chin strap. Ngayon, bukod sa helmet yung ipapakita natin ngayon, mayroong bagong motor dito. Ito yung kanyang key fob, guys. Ito po ay Honda CBR Fireblade RRR SP. Super limited, dalawa lamang ang merong ganito sa kulay, guys. Okay, guys, so pakita ko na sa inyo. Eto na. Yan, o. Okay, so sige, tignan nyo. Yan, naka-orange ka agad siya sa harap. Yan. Tapos, sa likod naman, naka-orange din siya, guys. Diba? Yan, dyan siya pinipindot. Pagpindot mo. Yeah. 1992 to 2022 CBR Fireblade. Ito ay 38th anniversary and meron siyang serial number na 935. Pakita mo yung serial number niya. Same with the R1M. May ilaw yung kanyang mga signal light. Yan naman yung tail light. So sound check naman tayo, guys. Kahit sandali lang. Huwag na natin bumabayin kasi nandito tayo sa club na lugar. So start natin, guys. Pakita mo yung Kambucho nga pala niya, nakalimutan ko, ah, naka-acrophobic ka agad siya. Pero tahimik pa yan, guys, ha. RRR tapos SP pa, no? So pagka sinabi mo yan ng susunod, RRRR. Yon, bitbit na namin yung helmet. Tapos meron din akong helmet dito sa likod ko. Kung ano yung kulay ng kapote ko kanina, ganun din yung kulay ng helmet na bitbit kong helmet. Magpipicture ako, papost ko sa Facebook, makikita nyo. Sobrang liwanag. Solid, ang dudumi ng bike ka. Ito yung carbon helmet. So mukhang hindi naman malalaglag. Sobrang daming tape niyan, no? Huwag ka na mag-straight body, ha? Yung laging ganun lang na. Pasok ako ng RFID na basta ako nakas. Diba pag-exit natin ng Mexico, yung bandang dito pang truck, doon ka mag-exit. RFID rin naman yon, pero pwede rin mag-cash. Bandang right, oo. So pwedeng ma-read yung RFID mo doon.
or pwede magkulang, magbabayad ka nun. Kasi yun naman yung pera, di ba? Mukhang may bago kang gloves, ha? Sakto dun, no? Sapatos mo, talagang terno, no? Salamat, Boss A, sabihin mo. Salamat, Boss A, maagang Pumasko. Sulit yung paghihintay mo kanina, di ba? Sulit. Magsiselos si Tantan sa'yo yan. Naka-R1 na, bago lahat, ha? Dito na tayo magpapaalam. Read for speed! Hi guys, Reboot Speed!